Good day mga ka-welder, welcome back to my channel. So mga ka-welder, ngayon po ang ipapakita ko naman sa inyo or isi-share ay pag-a-upholstery ng bubong ng sidecar. So ang ipakikita ko po dito sa inyo ay kung anong mga klase yung kagamitan, kasi may mga nagtatanong na ano yan, anong tawag dyan. So mga ka-welder, ito po ang videong ito ay para sa inyo, para malaman nyo po kung anong klase ang ating mga kagamitan about sa pagbububong ng sidecar. So mga ka-welder, bago tayo magsimula, kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please subscribe na po. Paklik na rin ang notification bell para update kayo palagi sa aking mga bago pang video na i-upload. So mga ka-welder, tara, samahan nyo ako, panuuri nyo po at subaybayan nyo po ako. So ito na yung ating lalagyan ng upholstery mga ka-welder na bubong ng sidecar. So pinalas natin sa sidecar. Dito na tayo magbububong para mas maalwan magbubong. Inipit lang natin sa ating bindiran. So ngayon ang ipapakita ko na sa inyo yung mga kagamitan about sa pag-upholstery ng bubong ng sidecar. So una po ito. Ayan, guma siya. Ayan, rubber. Ayan. Ayan po yung pamakuan. Yan yung itatali natin dito sa pinakaitaas. Ito, rubber to. So, mahaba po yan. Nakarulyo lang po yan. Ayan. Pangalawa, plastic. Ayan, plastic, panali. So, ito po ay yung ginagamit sa pantrapal ng tricycle din. So ayan, yan po yung panali natin. Ginupit lang natin to ng gantong kalalapad, 1 inch. Ayan. So okay na sa panali at guma. So ngayon naman po ito, sanipa kung tawagin. So ito po dito sa amin, mayroong pwede mo i-order ang pagpatahin nito. So may nabibili na rin na ready-made. So ito, leather, charol din po ito na ginagawa. Ayan. Siya naman yung panlagay dito. Ayan. So, pangatlo, ito po, ito yung malimit tinatanong kung ano nga ba yung pambubong. So ito pong ginagawa kong pambubong, ayan, charol, makintab siya. Ayan yung makintab, charol siya. So alam na po ito sa bilihan ng upholstery. Ayan po, bilihan ng mga kagamitan about sa pagbubong ng sidecar. So ang gagawin ko pang isa, ito pambubong din po ito, isang klase naman to. Ito po ay leader naman siya. Itong leader na to ay tinatawag na, ito yung kadalasan ginagamit sa pinaka-pantrapal ng pang-owner. Ayan, mas matibay po ito. So, sa presyo naman po, ayan ha, ayan, leader po yan, ayan. Iba po yung charol kasi makintab po yung charol. So, sa presyo naman po, so, iba-iba naman po ang presyuhan. At kung ito po, kung saan nabibili, nabibili ko po ito sa tulad ng mga Euratex. Yon, doon po nabibili ito. So ito po yung pinakaibabaw ko. Ang charol naman, gagawin ko naman siya pang kisame. Pero kadalasan ko po ginagamit yung charol na yon pambubong. So ito naman, pwede rin pambubong. So nasa inyo na, mga ka-welder, kung ano ang inyong gustong ibubong. So okay na tayo doon sa mga pambubong. Ngayon ang gamit naman natin, ito. Ito po yung bala ng tacker. So, ang size nito, ayan, 8, hindi natin maintindihan yan kung 8mm ang size nyan or 10mm. So, ayan po. Ayan. So, ito naman po ang ating gun tacker. Medyo luma na, kinalawang na, dalawa to, wala. So, nagagamit pa naman din.
Ayan po. Yan po yung gun tucker. So pagpasensyahan nyo na mga ka-welder, luma na yung pinakita ko sa inyo. Ayan po. So okay na. Ngayon, magbububong na tayo mga ka-welder. Start na tayo. So start na tayo mga ka-welder, magbubong. Ayan.